lang. Kung ito po ginagawa mo, dapat to, pag once na-internalize mo ito at malaman mo ito talaga, matutunan mo ito. Okay? Kasi itong topic po natin, hindi po makikita sa Google, sa YouTube, kundi dito lang din po sa ano natin, sa grupo po natin. Okay. Ano po bang ibig sabihin ng clean up? Saan nakikita ito? Yan. Sa restaurant, sa Jollibee. Okay. Minsan nga sa hub, nakikita ito eh. Di ba? Okay. Ikaw ba yung tipong ano? Ikaw bang tipong leader pagkatapos mo kumain? Anong ginagawa mo? Inahagas mo lang ba dun sa, ano? Sa lababo? Ha? Okay. Kung gusto mo maging malupit daw na leaders, dapat ang pinagkainan mo, hindi mo na kailangan hintayin pa yung katabi ng matapos kumain. Tama? Kasi meron ganun eh. Pagkatapos kumain, iniwan na sa lababo. Di ba? Yung tipong ay, bahala na yung ipis tsaka yung dagaang mag-ano dyan. Maghugas. Okay? Ikaw ba yung tipong ganun? Yung tipong kumain ka? Itatapon na lang kung ano sa lababo na lang? Maghihintay ka na lang kung sino ang kasunod na ano? Kasi mayroong ganun eh. Naghihintay siya yung katabi niya na matapos kumain. Kasi nakikisabay. No? Pag ganun ka na leaders, nako, mahirap ka mag-improve dito sa ano natin, sa business natin. Okay, so sample din, no? Para sa ating mga full-timers, ano? Ayan. Lalo na kung leaders ka, lalo kung full-timers ka, okay? Kung alam mo naman sa sarili mo, kung taos mong kumain, okay, yung pinagkapihan mo, okay, dapat po, hinugasan mo na agad yan. Hindi ka dapat naghihintay na. Okay? Kasi pangit po yung ganon. Okay, so sample din. Okay, dati po, nagpunta tayo sa, ano, sa yan, sa Rince Forest ba yan? Sa ating pag, ano tayo, nag-BMS. Okay? So pagdating natin doon, napakasobrang linis. So nakakarito dito po yung mga full-time nandito sa Pilipinas. Noon yun. Kahit ngayon, kung ikaw sa kang OFW, nakapunta sa ibang lugar, okay, na alam mo namang malinis yung lugar na yon, tapos bumili ka ng kindi o chichiria, so iwasan nyo po yung tapong kung saan-saan. Okay? Yung malit na basura po, pakibulosan mo na lang. Kaya sabi nga nila, magsisimula po ang kalinisan hindi sa ibang tao, kundi sa sarili mo mismo. May naintindihan ba? Medyo maano ba? Mabilis ba yung ating, ano, yung ating topic? O tama lang? Kasi gusto ko talaga yung hard dapat eh. Para at least magising sa lahat eh. Alright. So ayan. Kailangan po maging malinis ka po. Okay? Kaya hindi mo po sabihin. Kasi mayroon mga mahilig mag-judge. Yung tipong ganun. O yung bahay mo, hindi malinis. Pero yung pinagsabihan niya, tapos yung sarili niya pala, hindi niya linis yung bahay niya. Kaya sabi nga nila, bago ko po magsabi sa kapitbahay mo na hindi malinis, dapat make sure sa sarili mo dapat, sa panglulob ng bahay mo dapat malinis. Alright? May natutunan? Okay. Okay, ano tayo? Next topic tayo. Ayan. Okay, topic. Type 2 sa topic natin. Kailangan tingnan natin kung sino nagigising. Ayan, malupit pala mga magising. Okay. Alright, ito naman po yung Arins. Okay, Arins. Nakikita niyo po ba dyan sana sa picture na yan? Ang ganda, no? Ang ganda na table. Ganda ng table, ano? Pero ang tanong, yung table mo ngayon, tingnan mo. Baka pinag-away ng daga. Yan. Okay. Dapat po dito, kung gusto mo ba maging malupit na leaders, dapat po ang table yung malinis. Okay? Hindi po halo-halo. Okay? Baka mamaya nandiyan yung langgunisa, tosino, ano, tilapia, yung tipong ganun. Tapos mayroon ka pa diyang soft drinks, yung tipong yung cobra, kasi gusto mo maging malakas. Di ba? Halo-halo na. Di ba? Tapos yung ano mo, yung tipo yung tinapay mo, nandun, iniipis na, ang pinagkapihan mo doon, hindi mo nahugasan, di ba? Nandun lagi. So ngayon, tama? So nagkapi ka ngayon. Di ba? Kasi makalat ka sa ano mo, sa table mo. So siyempre mayroon kang tinapay doon nakano. Tapos nagkakapi ka ngayon. 'Di ba? Tapos ngayon kumuha ka ng tinapay. Kinagat mo, yun pala may ipis. Iyo. Yari ka ngayon. 'Di ba? So kung ayaw makain yung ipis, okay? Kung pwede spray-sprayhan mo 'yan. Yung tipo kahit yung laway mo lang, spray mo yung laway mo, no? Hindi. Joke lang, ano. Kung baga isprayhan mo siya, okay, nalinisan mo. Okay, ano ka nang basahan? Pwede mong linisan. Huwag yung magulo. Okay? Kasi hindi ka po makahataw ng maayos kapag magulo ka.
No, mga full-timers. Ah. Kasi marami akong nani diyan, ah. Marami akong nakikita sa mga ganyan mga full-timers talaga na yung misa nila talaga ang gulo. Oh. So kailangan po yung linisan niyo po 'yan, ha. Kasi 'yun po ang pinaka-importante sa atin. Tama? Kasi ito po ang ano natin, ito po yung ating ginagawa dito sa ano, sa business natin. Siyempre, ang sabi nga nila, no? Kailangan po pagwas na umahataw ka, yung nakalagay lang dapat sa misa mo ano? Bullpen, papel, yung kailangan mo lang. Okay? Hindi mo po lalagyan ng pagkain yung misa mo na, yung table mo na 'yan. Ha? Kaya ginawa mong table 'yan kasi ibig sabihin para sa panghataw mo lang, bullpen ka, meron kang papel, tama? Nandiyan yung pintil pin mo. Hindi yung tipo nandiyan yung chichirya, di ba? Nandiyan na sa table, chichirya na din, tinapay, tipong halo-halo na, kulang ka na lang ipos mo. Tapos baka mo pag pinos mo yan, marami bumili sa iyo kasi marami kang ano, yung tawag din sari-sari na eh, doon sa misa mo. Di ba? Tapos yung ano, yung tipo yung ipis naglilipad-liparan, no? Kala mo Spider-Man yung mga ipis diyan eh. Kasi naglilipad-liparan na kasi dami pagkain sa misa mo eh. Di ba? So dapat to guys, okay? Dapat to, bilang isang leaders, kung gusto mo maging malupit na leaders, dapat po malinis po. Dapat arrange ka po. Dapat na organize mo ang sarili mo. May natutunan? All right. So proceed tayo. Naka-English na to. Proceed. Ibang klase pag nandito ka sa ano? Nandito ka sa ating ano? Sa business. Ayan. So type 3. Ayan. So topic tayo. Topic ang number 3 tayo. No? Ayan, yan, yan, yan. All right. Okay, okay, okay. Yun. Yeah, so thank you sa cooperation. Okay. So, pangatlong topic natin, neatness. Okay? Ano bang ibig sabihin ng neatness? Ano? Ito po yung ibig sabihin po ng neatness. Tingnan mo muna ang kasuotan mo ngayon. Neat ka bang tingnan? Maganda ba tingnan? Guwapo ba tingnan? O baka naman gutay-gutay yan. Okay? Kaya sabi nga nila, kung gusto mo maging malupit na leaders, dapat pong panuutan mo dito, dapat malupit ka dapat. Kaya sabi nga nila, magsisimula po improvement. Manggagaling po sa sarili mo, hindi po sa ibang tao. Kasi po, ang mga leaders mo na mag-join po sa'yo, sa organization mo, hindi yan tinitingnan kung anong pinipresent mo. Tinitingnan po yan dito kung ano po ang panuutan mo. Okay? Kung ikaw yung tipo, nagpipresent ka, tapos nakahubad ka pa, ba? Sa mga kalalakihan, power ka, Brad. Ano? So, ibang klase, nagpipresent ka, nakahubad. No? Baka sabihin ng ano mo, ng client mo, yung prospect mo, ano yan? Ano bang ano natin? Ano papasokin ba ito? Dancer ba ito? Ano, okay, pasokin ko? Ano bang klaseng business to? Di ba? So, dapat guys, bago ka humarap sa salamin, bago ka humarap sa client mo, make sure na tingnan mo yung sarili mo muna, manalamin ka muna. Okay? Lalo na sa kababaihan, kasi ang kababaihan po, yan talagang pinakamaraming gamit. Yan. Pagdating pa lang sa kilay, isang oras na yan, sa kakikilay. Di ko alam, di ko maintindihan sa kilay na yan, kung anong mayroon dyan. Bakit tumatagal yung kababaihan dyan? Di ba? Inaahitan, yung tipong binubunutan, aahitin, tapos pag naahit na ang lahat, guguhit naman ang lapis. Yung tipong ganun. Di maintindihan, ano? Inahitan na lahat, pagkatapos mag-ahitan, ginuhitan uli. Parang ang gulo. Meron ba nasasaktan dyan? O meron ba natatamaan? Ano? Yung tipong ganun. So dapat, pagdating po sa kilay, huwag mong ubusin ang oras mo dyan kasi sayang yung oras mo. Dapat yung oras mo dyan, kung hinataw mo na lang, malamang meron ka pa na kausap, meron ka pa na close din, ano? Na. So, syempre mga boys, hindi lang din babae na. So, yung ano mo, yung buhok mo, kung medyo magulo yan, ano, mahaba na. No? Ipatastas mo na yan. Na. Anong tastas? Yung baka gupitan mo, sa amin tastas yan eh, gupit eh. Ganon. So, gupitan mo po yan, kung mahaba na yan, para maging guwapo ka. Ayan. Okay. Syempre, kung medyo may oil yung ano, yung face nyo, mga ano yung, yung ano nyo, yung mukha nyo, kung medyo may oil dyan, so kung mayroon kang, bili ka, magkaroon lang naman yung pulbo, no? Ano ka rin, pulbo din. Huwag yung mantipo yung, ang sobrang daming pulbo nilagay, no? Sobrang puti. Tipo ba? Hindi mo maintindihan kung saan ka galing eh. Ha? Yung tipong tama lang. Okay, yung pulbo mo, blast on ka. Okay? So, magkano ka ng ano, magpulbo ka.
And syempre din guys, okay? Yung mga kuko. Baka naman yung mga kuko dyan, mahaba. So putol-putulan na yan. Okay? So kung mahaba pong kuko mo, okay? Putulan mo po yan kasi mahirap po mag-present ng business. Halimbawa, kasi, uy, partners, sali ka po dito kasi yayaman po tayo dito. Habang napipresent ka, nakitaan ng, ano, ng prospect mo yung tipong ang haba ng kuko tapos ang itim. Yun pala'y may lupa. No? Tapos sabi mo, magkakalbahe tayo, magkakalupa tayo dito. Di ba? Sabi ng prospect mo, oo nga eh. Bahay na lang kulang kasi may lupa ka na. Di ba? So kailangan yung pudpurin mo yan. Okay? Tapos yung mga kababaihan, okay? Huwag yung tipo yung paibabang kulay yung ano mo. Yung ano ba yun? Tinta? Ano yung tawag dito? Yung cutex, no? Huwag yung iba. Mayroon black, may pula, may green. Lahat na lang ng kulay nandiyan sa kamay mo eh. Kapag ganun po ang style mo, so ibig sabihin, hindi ka negosyante. Okay? Kung gusto mo maging malupit, okay? Maging malupit na leaders, dapat to, ano lang siya, talaga yung formal lang siya tingnan. Tama? Yung medyo maayos. Okay? O sa mga kababayan din, okay? Yung buhok niyo po, bago kayo umarap, sinasabi ko ano. So dapat po yan, kung mahaba yan, so ipulupot mo yan, so kung baka nakatali, okay, kailangan po maganda tingnan. Okay, yung damit niyo po, titingnan po ng maayos. Okay, kung may butas pa yan. Baka naman yung tipiko, ang ganda-ganda ng ano, ang ganda-ganda ng damit mo, nakapulo ka. Pero pag angat ang kilikili, butas pala. Diyos ko. Di ba? Kasi minsan yung mga babae din, yung tipo kapag ano, gusto nila magkaroon sila ng ano, mag-join, may ano sila ng prospect. Yung tipo pag kumausap sila, kita yung cleavage. Uy, mahiya ka naman. Pag pakita ang cleavage mo, kung wala naman yan, wala nakikita dyan. Na, itago mo yan. Okay? Kasi pag hindi mo tinago yan, naku, baka langawin yan. Wala nga makikinabang dyan. Joke lang. Okay? So dapat po, ha? So dapat, okay, bago ka umarap sa salamin, make sure po, okay, na maging maganda, maging magandang aura mo, yung paligid mo. Tingnan mo muna. So baka naman mamaya, nakipag-usap ka, tapos nandito sa likod, nagpakasabit, bra, panty, nandyan yung tibak. Tiyama? So dapat po, malinis yan. Okay, maganda yung background mo. Yun dapat ang gagawin mo bilang leaders. Okay? So, sample eh. Ang background ko. Ganda ng background ko, di ba? Background nyo, tingnan yung background nyo. Baka may mga ano ba dyan? May mga tibak pa dyan. Ha? May mga panty-panty. Para mamaya, butas pa yan. Ano? So, bigyan ng kahihiyan. Ng kaunti. No, kaunti lang. Tingnan ng kahihiyan, no? Para at least maging maganda. Kasi doon po maging ano, doon po makikita, okay, doon makikita ng prospect mo na talagang kung gusto niyang sumali sa iyo. Kasi una kasi titingnan niya ang sarili mo eh. Sarili mo kasi titingnan ng prospect mo. Hindi yung sa tinatabik mo, hindi yung sa pinipresentan mo. Kundi una natitingnan yan. Kasi dito po, naniniwala ka ba yung binibita mo dito una-una sarili mo? Naniniwala ka ba? Type nga ng yes kung naniniwala ka. Parang wala akong kausap eh. Gusto kong nakikita ko yung kausap ko eh. Type nga ng yes. Ayun, nadali. Okay? May nag-type ng yun. So, nakita ko, yun, yan, gusto ko. Kasi mahirap po magsalita, guys, na yung tipong yung camera lang yung kaharap mo. Di ba? Yung mag-isa lang. Pagka, kung baka may tao dito na pagkamala ko ng baliw, yung ano, di ba? Baliw sa pangarap. So, yan. So, gusto ko may kausap ako. Yan, maganda yan. Okay? So, dapat po, guys, okay? Yun po ang kailangan natin gawin. Kailangan po maging maayos po tayo. Okay? Maging maganda yung ating panunutan. Maging gwapo tayo. Okay? Para sa ganun pagkakatiwalaan po tayo. Kasi pag once ikaw po ay yung tipong ano, yung tipong parang pawaldas, yung ano ibig sabihin pawaldas, yung tabang parang walang ano, parang wala kabuhay buhay. Tapos ito pa pinakamalupit no, nagpi-present ka yung tipong nakaano lang, ano tawag yung boxer na ano lang. Yung tipong ganun. Ano tawag doon? Yung ano lang. Blazer ba 'yon? Yung ganun, yung parang ano lang. Nagaganon tapos sasabihin mo na ano ka? Negosyante ka. Negosyante ka ba tingnan noon? Dapat man lang nakano ka man lang na polo shirt, mga ganun na mga tipong ano, mga tipong talagang maganda tingnan. Okay. Pero hindi ko naman sinabi na bumili ka ng mamahali. Yung tipong ano lang, yung tama lang talaga sa iyo na makikita na malinis ka tingnan. Yung neat. Yung okay na okay. Okay ka ba diyan? 'Di ba? Yung mga ganun. Kasi syempre hindi ka pwedeng sabihin na negosyante ka, okay? Kasi mahirap yung sabihin negosyante ka tapos yung kasuotan mo pa lang doon pa lang nakikita eh. Okay? So tingnan mo nga ulit yung sarili mo ngayon. Kung maganda pang kasuotan, tingnan ko. May sila pa ulit. Nako. Okay. So ito pa guys,
ang kailangan mong gawin, pinakalas po na sasabihin ko, na pwede ka maging malupit na leader, bawal po patulog-tulog, ha? Gising, gising, gising. Oh. Ito po ang pinakamaganda dito, ano? Nasa leadership po tayo, ano? So dapat po, nakapormal ka pong pag-upo, okay? Nakikinig ka dapat sa topic. Kasi, yung naka, lalo na yung nakaupo ang camera, naku. Paki-open lang po, yung nakaupo ang camera. Okay? Kasi po, kaya sabi nga, yung sabi nga na, ano, may kasabi yung law of attraction, kung anong ginagawa sa sarili mo, okay? Sa organization mo, ganoon yung nangyayari. Okay? Yung, yung manamana lang, kung anong ginagawa mo, okay? Yun din ang mangyayari. Gusto mo ba yung natatopic ka, lahat nagpaka-off? Halimbawa, lumaki ang organization mo, okay? Nagpataw ka ng meeting, mayroong kang, ano, yung tipong nagpataw ka ng meeting, tapos, ilat ng kausap mo, nakap ang camera, may nakahiga, sa tip, yung, doon mo ma-realize ang sarili mo. Napangit pala yung ganun. Kung ayaw mo mahawa ang mga leaders ng ganun, dapat makipagka-operate ka. Okay lang ba yan? Grabe. So, next tayong topic, masyado mas, ano na, masakit na masyado. So, next topic tayo. Ayan. Uy, yun, ito na naman. Oh. Magandang topic na naman to. Oh, type. Ano na tayo? Type 4 na, no? So, ayan. So, type 1. Yan. Sa topic tayo, number 4. Yun. Oh, magagising na ba? Magagising? Gising kayo, gising. Okay. Discipline. Anong katagalog na discipline? Ano? Disiplinado. Oh, ikaw ba yung taong disiplinado ka? Oh, bigyan kita ng sample. Tingnan natin kung ikaw ay disiplinado. Okay. Mayroon, ikaw ba yung tipong leaders na kapag kumain ka, kumukuha ka ng marami? Man. Pagkatapos, kumuha ka ng maraming pagkain, halo-halo na, di ba yung tipo kasi nagpunta ka na pistahan, di ba? Yung pistahan, tama ba? Basta guys, ano na lang, intindihin nila yung words na sinasabi ko kasi Bisaya ko, matigas ang dila. Kaya sabi nga nila, pag matigas ang dila, yun naman masarap asawahin. Oh, joke lang. Masarap daw magmahal yan kapag matigas ang dila kasi Bisaya. Di ba? Pero sa ngayon, huwag muna kayo magmahal kasi magpayaman muna tayo. No? Okay. So, balik tayo sa discipline. No? So, discipline, doon sa pagkain. No? Sa pagkain, okay. Kumatay ng pagkain, punta tayo ng pistahan. So, ayun na nga, yung pistahan na yan. Okay, o di kayo birthdayhan. So, ngayon, ang ginawa mo, dahil simple, maraming handa doon. Ang ginawa mo, pinag-alo-alo mo na, kaldirita, mechado, inihaw, kung ano na, hinalo mo na doon sa plato mo. So, ngayon, kumain ka, hindi mo na ubos. Okay, so anong gagawin mo yung hindi mo naubos yung pagkain? Tatapon mo. So sayang. Alam nyo guys, okay, marami pong taong gutom sa labas, okay, na naghahanap ng pwedeng kainin, tapos ikaw tinatapon mo lang, sinasayang mo lang. Diba? Dapat isipin mo yung guys. Okay? Dapat po, pag kumuha ko po ng pagkain, yung tama lang, para hindi po nasasayang. Okay? Kasi kapag nagtatapon ka ng pagkain, parang nagtatapon ka rin ng blessing. Tama? So, dapat po yan, guys, nakadisiplina ka. Disiplinado ka dapat na tao. Okay, so ano pa? Ano pa mga sample mga disiplina? Maraming mga disiplina ito, ano? Maraming, ano dito? Maraming mga words ito. Ano? Yan. So, sample sa mga full-timers, sa mga kumukuha ng mga padala. Yan. Sino mga kumukuha ng padala dyan? Na? Ikaw ba yung tipong na kapag was na kumukuha ka ng padala, tapos may nakita kang kakilala, alam mo naman na mayroon ano, mayroon na nakalagay na pila, di ba? Tapos ang ginawa mo ngayon, dahil mayroon kakilala na sa unahan, kunwari, nakipagpintuhan ka, kuntikintuhan ka mamaya, ano? Kintukintuhan ka lang muna, tapos mamaya sumisingit ka na, o di kayo nakikisabay ka na, di ba? Apart, pakisabay naman ako, di ba? Sa tingin mo, leaders ka pa pag ganun? Sana na lang. O sample pa. Sa so, yung tipong ano, yung overpass ba yun yung may ano, stoplight ganun, 'di ba? May stoplight 'yan, 'di ba? Traffic light 'yon, traffic light. Yan. So ngayon, may traffic light tayo. Okay. Ngayon, nakalagay, naka-red. Anong gagawin pag naka-red? Tatawid ka ba? Gigilid ka ba? 'Di ba? Kasi meron akong ganito guys, marami akong nakikita na ganito. Okay? Karamihan sa ano din, meron akong nakikita din sa dito sa EC 'yan. Okay? Yung tipo diyan sa ano sa Mayortigas diyan, di ba? Pero okay lang 'yan kasi sira naman 'yan eh. Ngayon sira naman. Okay lang naman 'yan, tadadaanan ka diyan. Okay. Pero sa iba po, okay? Kapag gusto nakita mo naka-read, okay, ibig sabihin, stop ka. Huwag kang tatawid. Okay? Kasi pag once na tumawid ka tapos nasagasaan ka,
okay lang kasi may 200,000 ka man, nakaano ka naman, naka-insert ka naman. Okay 'yun. Ituloy mo. Pero sinong sisisihin? Tama? Sisihin ngayon driver. Kasi sabihin mabilis yung takbo. 'Di ba? Ngayon pala ikaw ay pala may kasalanan. Tama? Nakarid na, tumawid ka pa. 'Di ba? Marami akong diyan naman, yung tipo yung ano, yung una makita, 'di ba? Mga taga easy yan. Yung una muna, tatawid. Siyempre, yung una mayroon sa kasabayan, so marami. Siyempre nakarid. May tumawid isa. Siyempre, siya, nakaano siya, nakatin sa mga ganito eh. 'Di ba? Yung kanino, nakadisiplina talaga siya eh. Tawid muna isa. Inayaan muna siya. Pangalawa, tawid. Wala pa rin siya, wala na. Kasi nakadisiplina nga siya eh. Nakita niya, apply niya, tumawid. Uy, si apply niya, tumawid, tawid din ako. Wala na disiplina. Di ba? Nasaan ang disiplina mo ngayon? Kasi guys po, dito sa ano natin, pwede mong sabihin dito sa atin, ano, dito sa topic natin ngayon, siyempre, hindi naman natin alam yan. Kasi siyempre, pag once na, doon kasi makikita yan guys, pag nag-iisa ka na lang, ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Okay? Doon kasi nakikita yun eh, pag mag-iisa ka na lang, kung gaano kakadisiplina ng tao. Tama? Okay? So yung po ang mga discipline po na ang kailangan natin gawin ay hindi pala dapat na gawin. No? So ang hindi dapat gawin, huwag mong gawin. Kailangan po dito, naka-organize ka dapat. Okay? Maganda dapat yung pinapakita mo dito. Okay? So sample din, kumuha ka ng padala. Kung saka, halimbawa, bukas, kagaya sa akin, may kukunin ako may padala. Blessing yan. Kasi disiplina na tayo. May mga tao sa atin nagtitiwala. Kasi syempre, guwapo eh. Yan. Yung kasi nakikita. Okay? So kapag kumuha ko po ng padala, kailangan nakano na yan. Naka-arrange na dapat yan. Dapat na ano na yan, na nakalagay ng maayos yan. Kasi para bukas, ready na. Ready to go. Kung kaya na kailangan mo po, kumuha ka po ng yung mga ano, yung mga resibo. Mga receiver, di ba, ng ano, sa padalahan, sa Western, sa Palawan. Kailangan na susulat mo na. Para pagdating po doon, pag may pila, pipila ka na lang. Hindi mo na kailangan mag-pila. Okay, yan po ang tinatawag na discipline. Kasi nakadisiplina ka sa sarili mo. Alright. So yan, so proceed tayo. Okay, next tayong topic. Type naman ng 5. Okay. So panglimang topic. Alright. Ayan. Dito guys, magkakalaman tayo. Okay. Ang sabi dito, ongoing improvement kaisin. Ngayon guys, anong ginagawa mo para mag-i-improve ang sarili mo? Okay. So dapat dito, sa business natin na ginagawa, dapat po nag-i-improve ka sa sarili mo. Hindi mo pwedeng sabihin na nag-i-improve ka na wala kang ginagawa. So sample, ikaw yung tipong bagong join. Anong gagawin para mag-improve ka pag bagong join ka? Siyempre, ang gagawin mo, pag-aaralan mo yung business natin. Okay? Pag-aaralan mo yung mga basic natin. Ang mga basic na yan? Para at least mag-improve sa sarili mo. Una-una, yung presentation natin, yung ECO. Okay? Pangalawa, ano pa? Yung ating Nico. So dapat guys, inano mo yan, dapat na, tawag dito, napapag-aralan mo yan. Kasi business mo ito. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin na nag-improve ka kung sa presentation pa lang, hindi mo alam. Di ba? Kasi nandito mo nakasalala yung income mo sa mag-present ka. Tama? Siguro, wala naman ako kikita na lumalaki yung income tapos hindi marunong mag-present. Mayroon ba ganun? Siguro, mabait siguro ang upline niya. Yung tipong ano, tiap lang ang tiap. Di ba? Tiap ang ibisiro lang. Kaya lang guys, hindi naman habang buhay ang upline mo, ang mentor mo, ang coach mo, okay, na pwede mag-present sa mga prospect mo. Dapat may kusa ka. Dapat natutunan mo kung anong mayroon tayo sa business na ito. Yun po ang kailangan mong gawin para po mag-improve ka. Pag bagong join ka, okay lang yan, tutukan ka ng ano mo, yung upline mo, coach mo, mentor mo, para matutunan mo yung business. Okay? Sa una, hindi ka pa marunong mag-present, so okay yun, pwede ka mag-tee up sa mentor, sa coach mo kung sino nag-bid sa'yo. Pero kung umabot ka na dito po ng 1 month, 6 months, 1 years, tapos hindi ka pa marunong mag-present, pinapaano pa rin sa ano mo, sa upline, sa mentor mo, aba, ibang klase ka. Tama? Hindi ka na mag-improve ng ganun. O sa mga nandito na matatagal na, mga leaders na, paano mo sasabihin din na ikaw nag-improve na? Okay? Kung ikaw ngayon may kausap kang isa, pag kinabukasan, anong gagawin mo? Ilang kakausapin mo? Ilang kakulusin mo? Alibaw, ngayon,
may close deal kang isa. So bukas, ilan ang close deal mo? Para may mag-improve ka, dapat dalawa. Okay? Dito guys, mabilis lang ano, mabilis lang po dito yung magano, mag-present ng business. Ang labanan po dito guys, yung close deal. Anin mo, marami mong presentation, marami ka na presentan, kung wala kang close deal, hindi ka rin pang-gipo doon. Tama? Kasi tayo, kaya natin magano, kaya tayo mag-present. Okay, kasi ako noon, ang bilis ko lang mag-present, kasi ano lang eh, yung caption lang, yung sinisend ko lang doon sa mga ano, pag in-accept ako, ta-thank you ako, tapos nandun na gano'n yung, ano, yung script, isisend ko na lang. Tama? Kaya lang, hindi na effective yun. Kailangan mo na mag-improve. Okay, pag kumausap ka ngayon, pinakamagandang gagawin ngayon para mag-improve ka, makipag-video call ka. Tama? Video call ka, video call. Kasi di mo malalaman kung talagang seryoso yung kausap mo. Kung talagang mag-join sa'yo. Okay. Kasi pag nakipag-video call ka, okay, pag nakausap mo yan, sure yan, okay, close deal mo yan. Pira na lang kung bigla kang patayan. Diba? Mayroon ganun eh. Yun ang pinaka-rejection mo doon. Okay. Pag once na alim mo, hindi mo nakausap ng ayos. Yun. Kasi pinakamagana talaga, video call talaga. Yun talagang kailangan mo. Kung may kinausap ka ngayon, okay, kung anong goal mo, halimbawa, nag-goal ka ngayon, gusto ko muna ano, makapag-close deal ako ng at least isa itong araw ito. Bukas, dalawa naman ang close deal ko. Kasi isipin mo guys, ang 1 month, ilang araw yan? 30, di ba? Okay. O ngayon, kung may close deal kang isa araw-araw, ilang ang close deal mo sa loob ng 10 buwan? Mayroon kang 30. Okay, mayroon kang 30. Ibig sabihin, may chance na pwede may mag-join. Isipin mo na lang, yung 30 na yan, yung 5 umayaw, may 25 ka pa. Logi ka ba doon? So, hindi. O ikaw na lang yung may balat sa puwet. Yung tipong may balat ka sa puwet, yung tipong malas, ang ganun, di ba? Umayaw po yung 25. 5 po ang natira. Sa tingin mo, logi ka ba? Tama. So, ibig sabihin, hindi ka pa rin logi kasi may nag-join. At least meron kang 5. Pero pag ganito guys, anong nangyari? 30 na close deal mo sa loob ng 10 buwan. 31 na wala. Magtaka ka. Kasi kasama ka. Di ba? Oo. Nag-close deal ka 30, wala kang walang PN sa'yo. Ay, sumama ka na. Isipin mo, 30, tapos wala man lang na, kahit isa, wala man lang nag-join. Di ba? Anong ginawa mo doon? Inano mo lang siya. Na-close deal mo lang. Baka hindi mo siya na pinapollow up. So, kailangan dito, pinapollow up mo na sila. No. Konsensyahin mo. No. Yung pinakamalapit doon. Kailangan nag-i-improve ka. Hindi po pwede pag na-close deal mo, maraming ano yan, maraming discussion yan pag wasan dyan ng PE. Paparating na yung tipong paparating na yung bayad niya, yung sahod niya. Marami sasabihin na, ay ganito, nabagyuan yung ano ko, yung bayan ko, yung tipong nalubog ang bayan ko. Diba? Yung bubong na lang nakita, bawian mo. Okay nga sa'yo eh, bubong nakita. Sa akin, walang bubong nakita eh. Kasi bakit? Wala kong bahay. Diba? Basta bigyan mo lang siya. Okay? Kung ano sinasabi niya, susakyan mo, kumbaga ibigay mo din. Okay, para makaka-relate siya. Kailangan po matuto ka rin mag-consensya para maganda po, para at least ano, yung mga nako-close deal mo nagpipiin sa talaga sa'yo. Alright? Dami kong sinabi, ano? Mayroon bang natutunan? Alright? Palakpakan mo sarili mo, palakpakan mo sarili mo. So, yan. So, balik, tapos na tayo sa ating ano, kandong topic. Okay. So, gusto pa ba? Yan. Gusto pa, gusto pa. Gising pa ba? Type naman ng yes. Yan. Yes. Mag-ano mo tayo, mag-gasoline naman tayo. Okay lang ba, uminom ng tubig? Nanon yung ano ko, yung ano, yung ano ba? Ayan. So, inom muna ako guys, ha? Ayan. Thank you, thank you. Okay. Okay, yan, yan. Okay. Okay guys, so ngayon naman po, ang ating next na topic. Yan. I'm so ready. Ayun. Malupit. Okay. Pakibasa nga guys kung nababasa nyo. Okay. Yun tayo kasi syempre, ano eh.
Yung laway ba, kailangan natin na pagpadulas. Okay? Ayan. So ngayon, nakikita niyo sa taas, ang nakalagay po, top 5 essential to success. Okay? So ngayon, ano po ang ibig sabihin ng essential? Kailangan o kailangan na kailangan? Okay? Ibig sabihin, kailangan na kailangan siya para mag-success ka sa gitong business. Okay? So ngayon, ibig sabihin dito, mayroon akong topic na 5 na kailangan mong gawin para mag-success ka sa business. Ano yon? Number 1, type 1. Ayan. Type 1. Okay. Yan. Bay, mga gising pa. Okay. Alright. Dito tayo. Kung mababasa nyo guys yan, ano po ba yung ibig sabihin dyan na remove excuses? Yan. Dito tayo magkakalaman. Okay. Kung OFW ka, okay, kung OFW ka, medyo naintindihan kita. Okay. Medyo naintindihan kita. Okay. Pero, kahit sabihin na OFW ka, kung wala ka naman itong ginagawa, pag once na mayroong tinawag na pamiting ang upline mo, coach mo, mentor mo, okay, dapat po hindi ka nag-excuse. Okay? Kasi karamihan, kapag may training, okay, may training, si training ba? Training. Yan. Oh. Ayan. Dapat po, hindi ka dapat nag-excuse. Kasi kung panay ng excuse mo, magkakaroon ka po ng sakit ng excusitis. Tama ba yun? Excusitis. Basta yun na yun. Alam mo ba, hindi po kayang gamutin yan ng C24/7? Alam mo ba yan? May na? Yan. Okay. So dapat po, iwasan po ang mag-i-excuse. Okay? Kasi po, okay, pumasok ka sa business na ito kasi gusto mong yumaman. Kaya lang, ginagawa mo pang mahirap. Paano kaya yaman? Tama? Pinatatawag ka, mayroon kayong meeting. Puro ka excuses. Okay? Yung mga full-timers dyan. Okay? Ha? Mga full-timers. Anong ginagawa mo kapag nagpapatawag ang mentor mo, ang upline mo? Anong excuse ang mayroon ka? Ha? Pana-excuse ka? Tapos, naniniwala ka sa sarili mo na dito kaya yaman. Tapos pag may meeting, may patawag ka mo, ayaw mong ano? Ayaw mong matin? Tapos gusto mong yumaman? Hello? Walang ganun. Okay? Kasi paano ka matututo kung puro ka excuse? Tama ba? Kung gusto mong mag-improve sa sarili mo, dapat ang excuse na yan, breakan mo yan. Sagabal yan. Ha? Hindi ako galit. Napapaliwanag lang. Kasi nakakagigil kayo eh. Ha? Panay kayo excuse eh. Gusto nyo mag-improve sa sarili nyo? Kasi gusto namin, okay, yung mga apply, mga mentor mo, mga coach mo, gusto niya na matuto ka. Gusto niya, kung anong narating ng mentor o coach mo, gusto niya, ganun din ang marating mo. Kaya lang puro ka excuse. Di ba? O lalo na ngayon, leadership natin ngayon. Tapos nakapo ang camera mo. Sa tingin mo, leaders ka ba? Hindi kita pinatamaan. Pero kung tinamaan ka, accept mo na lang. Di ba? Meron tayo dito, yung script. Di ba nakalagay yung script dito? Nakita mo? Bawal nakaup ang camera. Bawal yung nakahiga. Di ba? Bawal yung patulog-tulog. Pero ano ginagawa mo ngayon? Nakaup ang camera mo. Nakahiga ka. Dapat hindi ka namatin. Sayang yung, ano mo, wala kang learning na matutunan dito. Di ba? Tama ba? Tamaan ka talaga eh. Ha? So kailangan guys, kung gusto mo mag-improve dito, yung excuse na yan, breakan mo yan. Oo. Shotgunin mo yan kung kailangan. Ha?
Hindi nakakatulong yan sa pag-improve sa sarili mo. Okay? Ipagpasalamat mo na lang ang upline mo. Okay? Ang coach mo, ang mentor mo na tinuturuan ka. Tama? Ipagpasalamat mo yun. Kasi isip mo guys, yung mentor mo na yan, yung coach mo na yan, maraming tinuturuan yan. Pero ngayon, dahil tinututukan ka, gusto niya matuto ka, ginagawa niya. Tapos ikaw pa na ika-excuse. Di ba? Di ako galit. Gusto ko, magising ka sa katotohanan. Kung anong meron ka ngayon, kung anong excuse, tanggalin mo yan. Okay? Kasi ito po ang unang na dapat gawin mo. Nire-remove mo dapat ang excuse mo. Okay? Kasi po, kami bilang mentor, bilang upline, okay? Ang gusto namin dito na mayroon din magbago sa iyo. Paano mo sasabihin na nagbabago ka kung ang excuses mo hindi mo binabago? Alam mo ba't marami nang matay dyan sa pangarap na yan, sa excuses na yan? Ang dami ng dabaon sa lupa sa excuse na yan na wala nangyari. Kaya ngayon, bago ka man mawala dito sa mundo, huwag naman sana ngayon. Palibanalan natin. After 100 years. Okay? So kailangan, guys, yung remove excuse na yan, tanggalin mo dahil hindi nakakatulog yan. Okay? So proceed tayo. Masyado masakit na. Okay, type 2. Naku! Ito na naman. Ang dami nito. Okay, type 2 eh. Mga gising? Ang gusto ko yung talaga pag na-topic talaga ako, gusto ko yung ano, yung gising talaga ang kausap ko. Kahit ako dito, sabihin nyo para kung validity ako, nagsalita ako dito, okay lang yun. Okay? Basta't magising lang kayo. Yun ang ano ko dito eh. Yun ang group tago talaga dito. Kahit dito sa ano ko, sa kabila ko, kahit batoyin ako. Okay. So, ano kami yan eh. Magpapasko kasi. Simple December. Ano ko tayo? Okay, so ayan. So, control your emotion. Okay? Control your emotion. So, hindi ko sinabi, walang nakalagay dyan, natanggalin mo ang emotion mo. Ibig sabihin, kontrolin mo lang. Okay? Ano ang kukontrolin mo? Ha, anong kukontrolin mo? Hindi po lahat dito na pipresentan mo, na i-invite mo, ay sasali sa'yo. Hindi po lahat. Kaya ngayon, ang mga tao na hindi po sasali sa iyo, huwag kang mag-iimot. Isipin mo, isang tao ang kinausap mo, tapos ang tao sa mundo nasa 8 billion, nakapokus ka sa isa. Hala na, paano ka? Ha? Mag-nix ka kung ayaw. Minsan kasi yung kasi ang mali ng karamihan ng mga members dito sa ano natin eh, sa Power Cosmic Medicine, ayaw na nga, pinipilit pa. Di ba? Sinasabi mo, so, tricycle ito, magkano tayo ito, magkakakutsi. Eh, ayaw nga ng kutsi, gusto niya tricycle. Ano ka ba? Di ba? Hindi, basta sumali ka, magkakakutsi tayo. Ayaw nga ng kutsi, gusto niya tricycle. Tigas ng kukuti mo eh. Move on ka na. Next, hanap ka ng iba. Ganun kasimple. Oh. Di ba? Oh. Lalo na kung bago kang dyan ngayon, di ba? Tapos nakano ka ngayon, nakalugo ka. Yan. Ang dami mga kamag-anak dyan. Magkukumit. Ay! Ba't sumali ka dyan? Galing, alam mo bang galing ako dyan? Wala nangyari sa akin. Ikaw baguhan ang sasabihin mo. Hala? O nga ano? Diba? Para kang ano? Nagulat ka. Diba? Pitikin kong ilong mo. Kailangan po, kontrolin mo po yung emotion mo. Okay? Yun po ang pinakakailangan mo. Yung mga kamag-anak mo, yung sinasabi mo na hindi kaya yan, na hindi totoo yan, wag na wag mo silang pakikinggan. Kasi hindi lahat ng pwedeng sabihin kamag-anak mo, magulang mo, kapatid mo, kung sino man. Hindi po lahat na pwede mong sundin. Okay?
O di mo lang silang sundin. Okay? Kung lahat ng pangangailangan mo ay ibibigay sa iyo. Kapag ikaw nagugutom, sila nagbibigay. Nagugutom pamilya mo, sila nagbibigay. Pwede mo silang sundin. Pero kapag hindi sila ang nagbibigay sa iyo ng pangangailangan mo araw-araw, bakit mo sila sasundin? Wala silang pakialam. Okay, wala silang pakialam pag was nagutom ka. Dapat ikaw ganun din. Wala ka sa kalang pakaalam kung ayaw nila. Kasi bakit? Hindi kanilang pera ang inano dito. Diba? Kapag yumaman ka dito, sino naman magano? Diba? Pamilya mo naman. Okay lang yan. Kung hindi naintindihan ng mga pamilya mo, darating ang time, maintindihan ka rin. Huwag ka lang mag-imot. Diba? Tapos sasabihin mo, eh, mentor, upline, ano, ang hirap eh. Bakit? May madali ba ngayon? Isipin mo, ano ba madali ngayon? Wala naman madali ngayon eh. Lahat naman ngayon, mahirap eh. Di ba? Tama ba? Lahat ngayon, mahirap. Walang madali. Lahat pinaghihirapan. Gusto mo yung yumaman. Kung madali lang yumaman, dapat mayaman na tayo lahat. Kaya lang, mahirap siya. Kaya nga pagyaman pag inuusapan natin. Di ba? Dapat ganun. Okay? Kung ayaw niya, di, wag. Bakit? Ang dami po din kausapin. More online tayo ngayon eh. Isipin mo na lang ha. Isipin mo na lang. Yung account mo na yan, yung Facebook mo na yan, 5,000 ang pwede maging friends dyan. Di ba? 5,000 yan. Ngayon, kumausap pa ng isa. Di ba? Tapos, masasaktan ka. Di ba? Mag-iimot ka. Ibang klase ka, guys. No? Isa pa lang kausap mo, nahihirapan ka na. Para mag-improve ka, sa sarili mo, dapat po, yung mga taong nagre-reject sa'yo, mag-nix ka na mag-nix. Kausap ka ng kausap. Itudo mo, kasi gusto mong umaman eh. Diba? Lalo ng mga OFW. Gusto mo ba? Diba? Gusto mo ba? Pagkatapos ng kontrata mo, babalik ka na naman sa abroad. Diba ikaw mismo nagsabi, napakahirap mag-abroad. Lalo na kung Ramadan. Ang hirap. Diba? Dapat pag kumausap ka dito, okay, huwag ka mag-iingot kapag ayaw niya. Gawin mo ito bilang para sa pamilya mo. Di ba? Kasi nagpunta ka dyan sa abroad na yan kasi gusto mong makatulong sa pamilya mo. Kaya nga nandito ka para din ka makatulong. Kasi pagtulong itong ginagawa mo eh. Hindi naman ito para sa sarili mo lang. Ginagawa mo ito para sa pamilya mo. Kaya ka nga nag-abroad kasi gusto mong makatulong sa pamilya mo. Ngayon nandito ka na, gustong-gusto mo rin makatulong at gustong-gusto mo makaalis dyan sa trabaho mo na yan, dyan sa ibang bansa na yan, gusto mo mag full-time dito. Gawin mo ito. Huwag maraming arte, huwag masyadong drama. Hindi ka artista. Di ba? Magdadrama ka, artista ka ba? Dapat nag-artista ka na lang. Kaya lang kung itsura mo, di naman ka artista, eh, na. Hataw ka nandito. Kasi nandito ka na. Hindi aksidente na nandito ka. Binigay ito ni Creator dahil matagal ka na nagdadasal, na gusto mong bago ang buhay mo. Ngayon nandito ka, magdadrama ka. My God, Rudy. Ano? Masakit, no? Pero, kailangan ano? Kailangan magising ka sa katotohanan. Di ba? Kung ikaw ngayon, nag-iid ka na ng 30 ngayon, pataas, naku, dapat siya mo ito, matakot ka. Kasi ilang years, halimbawa, nasa 30 ka na ngayon, after 10 years, ilang taong ka na? Si 40. Kung wala ka pa pagbabago ng ginagawa mo, 40 years old ka na ngayon, di ba? After 10 years, ilang ka na? 50 years old ka na. Mas maganda dito guys, na habang bata ka pa, habang may lakas ka pa, gawin muna itong business na ito. Wala kang pakialam sa mga tao na nare-reject sa'yo. Okay? Kaya sila, wala naman sila pakialam eh. Bakit? Kung nagugutom ka, binibigyan ka ng pagkain? Nagkumakatagbas dyan sa pintuan mo, ganito itong pagkain po, kumain ka kasi gutom ka na. Di ba walang ganun? Di ba? Tapos ngayon, nireject ka, mag-iimot ka, tusukin ko mata mo eh. Hindi, joke na.
Gusto ko lang na maging masaya kayo. Okay, hindi ako galit. Pero gusto ko talaga ma-realize mo. Okay, nandito ko na sa business na ito. Gusto ko may magbago sa inyo. Okay, gusto ko, okay, na may mag-improve sa'yo. Kung bago kong join ka ngayon, aralin mong business, huwag ka mag-imot sa isang kausap mo. Okay? Gusto niyo pa ba? Ha? Gusto pa? O dadagdagan pa natin? O masakit na ba? Pero linawin ko lang ha. Hindi ako galit. Ganun talaga pag mga Bisaya. Gusto ko na talagang malinaw na malinaw talaga sa'yo. Okay? Kung may goal ka ngayon, okay? Okay? Kung may ano ka ngayon, okay? Kung may goal ka ngayon, isipin mo na lang guys, matatapos na naman ang 2020. 2021 na naman. Han, ilang araw na lang, December na, 'di ba? Pasko na naman. Isipin mo ngayon, kung isa kang OFW, gusto mo ba lagi sa picture lang nakikita mo anak mo na lumalaki? Gusto mo ba 'yang ganun? 'Di ba? Lumalaki ang anak mo sa picture. Gusto mo bang ganun? Siguro naman, kung isa kang single mom dito, meron ka pamilya dito sa Pilipinas, siguro ayaw mo ng ganun. Gustong-gusto mo makasama ang anak mo, ang pamilya mo. Di ba? Magpapasko. Ano makikita mo ngayon? Di ba? Sa ano nila, ang tawag doon, yung party-party. Maglilitsyon sila. Di ba? Tipong mayroon silang spaghetti, yung favorite ng spaghetti. Di ba? Litsyon na, yung mga yung litsyon, di ba? Pipitsyon lang, chok! Sisin sa'yo. Naglaway ka ngayon. Ang ulam mo ngayon, ano? Indomie. Ah, malupit, no? Pakasarap yung pamilya mo sa Pilipinas. Naka-indomie ka lang. Kaya itlog, manok, no? Bisa nagkakabuni ka na dyan sa manok na yan. Di ba? Ano pa yung isa yung pagkain nyo dyan, yung ano, yung malapad? Anong tawag doon? Hindi, yung ano, yung malapad na kulay puti, anong tawag doon sa, dyan sa iyo? Kubos yun! Di ba? Gusto mo yan? Puro kubos ang kinakain mo dyan? Okay. So, masyado masakit na. May natutunan. Okay. So, proceed tayo. Pangatlo. Ayan. Improve your communication. Naku po. Marami din ito. Mga sablay. Ayan. Ikaw ba yung tipong tao? Ikaw ba yung tipong leaders? Okay. Nakapag-was nag-chat sa'yo ang mentor mo? Ang upline mo? Sinmood ka lang? Nabasa mo na? Sinmood ka pa rin? Di ba? Dapat hindi ka mag-sinmood. Dapat yung cellphone mo, okay, laging may net, no? Laging may internet yan. Kung walang load, dapat loadan mo yan. Kasi gusto mong yumaman. Di ba? Isipin mo gusto mong yumaman, halagang 50, 100, di mo kang pagpagpalon. Aba, payaman ka ba pag ganun? Di ba? Yun. Nasa apat na tayo. Be on time, every time na tayo. Nasa improve communication pa lang tayo. Okay? So ayan, okay. So dapat guys, kung ikaw, okay, may cellphone ka, dapat po, pero lagi ang load. Kapag mayroon nag-text ang upline mo o leaders mo, kahit sino, okay, kahit mga prospect mo, dapat magaling, mabilis ka mag-respond. Okay? Mabilis ka mag-respond. Mabilis ka mag-text, malimit sa mag-chat, malimit sa mag-copy. Ilang literal lang yung copy, di ba? Apat na piraso lang, no? Type mo lang, copy po apps, madali lang, ganun. Di ba? Para mag-improve ka, para may communication kayo ng upline mo, para madali ang deliver. Para hindi masyado mahirapan. Okay, so proceed tayo. Wala na tayong time. Okay, pang-apat. Oh. Yun. Type. 4, yan. Okay, ito pa. Be on time every time. Kaya lang, Filipino time. Yung tipong may meeting, di ba? May meeting, nagpa-meeting upline mo. Di ba? Sinabi alas 3, pumasok ka. Alas 4. Alam mo, may kasabihan dyan. Nakapag one minute ka na late, isang taon ka din, malilit ang pagyaman mo. Gusto mo bang ganun? Paano kung isang oras, ilang minutes yun? Di ba? Dapat dito, on time.
Pag sinabing meeting, andun agad. No? Before you start meeting nyo, dapat andun ka na. No? 30 minutes, andun ka na. Nakadapat, naka-ano ka na. Naka-ready ka na. Para sa ganun, maganda yung ano mo. Magandang deliver. Diba? Yun dapat ang kailangan mo. On time ka dapat dito. Pag sinabing apply mo na ano, yung apply mo, yung quotes mo, yung mentor mo, pag sinabing may meeting tayo gandang oras, mag-copy ka, tapos pagdating ng ganun, andun na, ang link, pasok ka na. Huwag ka na patopik-topik pa. Pag may link, huwag ka na magtanong. Ano? Mentor ngayon ba yan? Kaya nga may link eh. Ibig sabihin, may meeting eh. Tapos magtatanong ka pa ngayon ba yan? Basa-basa din pag may time. Yung sa link, ano? Kapag may link, ibig sabihin, ngayon na yan ang meeting. Hindi bukas, kasi ngayon pinasa. Tama ba? Okay, hindi natin pahabain na yan. So next tayo, pang lima. Type 5. Ayan, grabe. Protect your virginity. ST, sorry. Integrity pala. Ayan. May ano pa ngayon? Ako lang ata ngayon protecting virginity ko. Okay. So, protect your integrity. Ibig sabihin, integrity mo, okay, pangalagaan mo. Okay. Kasi kapag yan ang integrity mo, masira yan, guys. Maniwala ka sa akin, pag nasira yan, wala na. Sira na talaga yan. Okay. Kung ikaw isa kang leader dito, gusto mo talaga mag-improve, gusto mo lumaki ang grupo mo, pag kumuka ka po ng padala, yan mo, sabihin mo sa leaders mo kung magkano nakuha mo. Tama? Okay? Picturean mo siya. O kaya gawin mo, mag-video ka muna dito. Alam ba, pupunta ka na doon sa ano, sa padalahan, kung saan ka kukuha. Okay? Pwede ka mag-video na ganito, good morning partners, kukunin mo yung padala mo, pupunta na ako dito. Pupunta na ako doon kung saan ako kukuha. Minimension mo dapat. Ganon ka dapat. Tapos pag nakuha mo na, picturean mo siya, ganito, ano mo, ganito yung nakuha mong pera. Kasi minsan yung mga OFW, napapadala yan, sobra-sobra pa sa atin. 10,000, ang ganon. Diba? Picturean mo kung magkano ang ginastos. Ito po, masuklik. Halimbawa, nagpadala siya ng 9,000. Okay. Ngayon, ang ating package, 899. Mayroon siyang sukling pisa. Diba? Ngayon, sabihin mo sa leaders mo, partners, may sukli kang piso dito. Anong gagawin natin sa piso mo? Ibabalya ba natin? Tagbabayin 5 at least para maging 4? Diba? Ang ganun. Para at least alam niya. Anong gagawin natin sa piso natin? Papasok natin sa bangko to? Diba? Kala yung piso, pinangko pa. Para at least ang integrity mo lang. At least pagkakatiwalaan ka. Lalo sa mga elite, ano? Mga elite dito, ano? Kung ikaw po hindi ka pa elite, okay? So, mas maganda, okay? Kasi wala ka pang panunumpa dito eh. Tama ba? Hindi mo pala ang process dito eh. Okay, kasi share ko lang, mayroon natong ganun nangyari sa akin later. So, syempre, hindi niya siguro, malamang, hindi niya alam. Okay, ganun na nangyari. Okay? Nagas o pera, nawalgas. Diba? So, ngayon, integrity niya sila. Kaya lang, bila ka mentor, syempre, harapin mo rin ang problema. Tama? Kasi hindi naman po pwede na kahit leader mo yan, pabayaan mo na lang yan kung ano mali niya. Dapat harapin mo din siya. Harapin mo kung sino yung taong na gano'n. Yung mga nagawa niya ng mali. So, kailangan papagharapin mo sila. Kausapin. Para at least maayos. Tama? Kasi leader ka eh. Di ba? Huwag yung tipong gano'n na, ay, pakialam ko dyan. Di naman ako dyan. Sipin mo, pinasali mo yan dito. Di ba? Ibig sabihin, responsibility mo pa rin yan. Kasi leader ka. Ang gawin mo yan, papagharapin mo sila. Para at least, nasa gitna ka. Nasa gitna kang labanan. Diba? Napapag-usap mo sila. Pinapagharap mo sila. Para yung panig ng isa, napapagingin mo, panig ng isa, napapagingin mo, nasa gitna ka. Ikaw dapat yun. Inaano mo kung inaalam mo kung ano magandang gawin. Okay? Kasi ang integrity guys, kapag nasira yan, mas mahirap, mabilis. Eh sabi nga nila, yung salamin, kapag wasa nabasag yan, okay, pag nabasag yan, kahit idikit-dikit mo yan, kahit idikit-dikit mo yan, gumawa ka ng glue dyan, idikit-dikit mo dyan, yung lamat andun pa rin. Hindi na matatanggal. Kasi bakit? Pwede siyang bumalik pag tiwala niya. Kaya lang, hindi na 100% tiwala niya sa'yo. Kasi bakit? Nasira na eh, yung integrity mo. Nasira na ang tiwala. Yung tiwala niya, sinira mo na. So, hindi na gaano. Di ba? So, dapat ang integrity mo dito, alagaan mo. Ang pangalan mo, nag-iisa lang guys. Tandaan mo yan. Nag-iisa lang ang pangalan mo. Okay? Yung mukha mo nag-isa lang yan. Pira lang pag na pinaduplicate mo ang mukha mo na yan. Di ba? Pinaduplicate mo yan. Dalawa yan. Kaya lang,
Pwede ba i-duplicate? Hindi naman pwede i-duplicate ang mukha eh. Mag-isa lang eh. Di ba? So, di ba mapansin mo, pag kumukha tayo ng NVI, di ba anong tawag dito? Tanmark, ano? Tanmark ba yan? Yung ano? Dinidinan. Di ba? Ping, ano yung fingerprint ba yung ganun? Di ba? Isipin mo, ganun ka kayo ni, kulang ka parehas. Di ba? Ganun ka kayo ni, brad. No, ganito ka kayo ni. Ganun ka kaano? Ganun ka ginawa ng creator. Wala kang kaparehas. Kaya ngayon, alagaan mo yan. Okay? Alagaan mo yung integrity mo. Alagaan mo yung sarili mo. Na hindi siya magasgasan. Hindi siya madungisan. Kasi ang puti, kapag nadudungisan, nag-iba ang kulay. Okay? Kaya kung puti ka ngayon, huwag mong dungisan yan. Okay? Makinis sa mukha mo ngayon. Okay? Huwag mong gasgasan yan. Kasi sayang. Ha? Alright? So yun lang guys. So tapos na ako sa akin topic. So thank you so much. Sa nakinig, okay, I hope marami kayong natutunan. Mayroon kayong, ano, kumbaga, nagising kayo sa katotohanan sa tinapik ko. Okay? Ako po ang nagsasabi, nakapagwas na tuloy-tuloy ka, success ang abutin mo. Huwag ka lang ihinto. Huwag ka palingon-lingon. Sure ako, na success ang abutin mo. This is it. Nagsasabi sa inyo, ako si Julian Addis, nakapag once, nakinig ka. Sure ako. Pakinggan mo lang. Okay, so back to us. Guys, thank you, thank you, thank you, thank you.